sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Inihayag ni Attorney David Castillon, ang founder at chairman ng Special Alliance for Welfare Officers, Advocate, Recruiters and Migrant Workers o SWAR, na marami silang natatanggap na reklamo mula sa mga OFW na kasalukuyang nasa shelter ng Kuwait. Ayon kay Castillon, marami ang mga nagkakasakit na mga distressed OFW sa naturang shelter. Ilan sa kanila ay ilang buwan nang inuubo, nakararanas ng iba't ibang uri ng sakit dahil bukod kasi sa siksikan ng kalagayan ng mga OFW sa shelter, sobra din ang init ng lugar dahilan para magkahawaan ng karamdaman doon. Ang problema rito, kapag may mga ipinapadala na bago, eh meron itong mga sakit at meron itong mga karamdaman. Actually, ang kanilang pong hinihiling sa atin ay magkaroon sila ng mga gamot doon kasi nagkakahawaan na po sila, lalong-lalo na itong ubo, hindi mo malaman. Merong isang nagsumbong sa akin, nagpadala pa ng kanyang video recordings habang nagsasalita siya, nangihina ang boses at sinasabi niya dalawang buwan na raw siyang may ubo. So, mantakin mo ang sitwasyon doon. Kung ganong kasiksikan at ganong kadami ang tao, at kung may hinahina ang ventilation doon, eh kulub sila. Pagkatapos mayroong sakit, eh talagang magkakahawaan sila. Dagdag pa ni Attorney Castillon, halos araw-araw na dadagdagan ang mga naninirahang OFW sa shelter ng Kuwait na karamihan ay tumakas sa kanilang mga employer at iba't ibang kasong kinakaharap mula sa kanilang dating abong pinagtatrabahuhan. Kabilang na dito ang mga biktima ng karahasan, ginahasa, hindi sinahuran, pang-aabuso ng kanilang mga employer at ang iba pang piniling tumakas dahil sa mga nag-aalok ng mas mataas na sweldo. Sa mga naturang problema o kaso, nakasalalay ang mabilis o mabagal na repatriation system sa mga OFW sa Kuwait. Depende rin anya ito sa pakikipagtulungan ng kanilang mga employer. Yung iba kasi na nasa shelter, meron yan silang mga problema na imposible silang mapauwi agad kasi baka sila ay nakasuhan, sila ay nagkaroon ng atraso sa kanilang mga amo, ayaw silang bigyan ng exit visa at hindi na nila malaman kung ano ba ang proseso na gagawin, kailan ba matatapos, kailan ba sila makakauwi. Iyan ang nagpapahirap sa isang OFW dahil yan ang nakakatroma. Dahil dito, nananawagan ang kinatawan ng grupo ng recruitment agency na bigyan ng agaran at pangmatagalang solusyon ang mga temporary shelter, ang mga distressed OFW, dahil hindi lang ito nangyayari sa Kuwait kundi sa iba pang mga bansa. Sinabi na rin ng grupo na pabalik-balik na lamang ang naturang problema. Hindi po biro ang issue na ito. Alam naman po natin na ang sektor ng OFW ay napakahalaga sa ating ekonomiya. Tinuturing silang mga bagong bayani, pero pagtitingnan natin, kalunos-lunos ang kanilang kalagayan. Dahil sila ay pinapatulog sa sahig, ang kanilang higaan ay karton, ang kanilang unan ay yung kanilang bag. Hindi po ito makatao. Ano po ang nangyari sa ating shelter? Dapat upuan, dapat tingnan, dapat mabigyan ng solusyon. Samantala, aminado naman si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino na ang kasalukuyang sitwasyon ng mga OFW sa shelters sa Kuwait ay nakababahala na. Ayon sa kongresista, tinatayang nasa 1,000 mga Pinoy abroad ang kasalukuyang nasa shelter ng Kuwait. Iniayag din ni Del Mar na simula August 2022, nasa mahigit 200 na ang na-repatriate na tinugunan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno.